ngayon pong umagang ito, welcome to our new series for the month of February entitled How to Be You. Sabi nga po natin, How to Be You. So this is learning the lessons on Christlikeness. Dito po matututo tayo lessons on Christlikeness. Sinabi ko po doon sa post ko kahapon that Jesus is not die on the cross so we could have live comfortable, well-adjusted lives. Hindi po lang ganun, mga kapatid. Jesus, or His purpose, is far deeper. He wants to make us like Himself. Gusto ng Panginoon maging katulad muna niya tayo bago tayo tumira sa tinitirhan niya. Kasi gusto natin pumunta sa pupuntahan niya, gusto niya muna na maging katulad muna niya tayo. So this is our privilege, our immediate responsibility, and our ultimate destiny. Is this about Christ-likeness? Kaya kapag may tinanong sa atin, what is your goal? Our goal is to become Christ-like. This is our ultimate goal. Katulad po ng madalas na sinasabi ni Apostol Pablo, ang ultimate goal niya, walang iba kundi ang maging katulad ni Kristo. Tayo naman din po, marami tayong mga iniidolo, marami tayong mga lodi sa buhay, marami po tayong mga tinitignan, marami tayong mga gustong maging, wala pong problema yon. But the ultimate goal ng isang mananampalataya, wala pong iba kundi maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga po natin, Christ-likeness. Kapag naging katulad mo lang ang katabi mo, kahit nagaano ka bait yan, sumasablay yan. Kapag gusto mo lang maging katulad ko, katulad ng ibang mga leaders, sasablay din talaga. Kaya nga hindi pwede na ang ultimate goal natin ay tao lamang, mga kapatid. Ang kagandahan ng ultimate goal natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito nga yung ngayon ang maganda. Someone will say na kasi Diyos siya. Okay, itong kagandahan that Jesus Christ, may tinatawag tayo sa theology na hypostatic union. Ang hypostatic union, ito yung nature ni Jesus Christ, natures ng Panginoong Jesucristo. That Jesus is not 50% man, 50% God, hindi po ganun. Jesus is 100% man and 100% God. Kaya nga, para hindi sabihin ng tao, kasi Diyos ito, kaya siya nagkatawan tao para sabihin, kaya mo rin mamuhay ng katulad niya. Sa panahon ng taggutom, sa panahon ng pain, sa panahon ng kasiyahan, sa panahon ng pag-uumpisa at sa panahon ng pagtatapos, nagawa yun ang Panginoong Jesucristo nung nabuhay siya sa mundong ito bilang isang tao, therefore, kaya mo rin gawin maging katulad niya. Kaya rin natin maging katulad niya. Kaya lang ang kagandahan that the life of Jesus lived and the impact He created made Him the greatest person who ever lived on earth. Yung impact niya dito sa mundong ito, yung buhay na pinamuhay niya, yun, mga kapatid, ang naglagay sa kanya o nag-create sa kanya to become the greatest person who ever lived on earth. Indeed, mga kapatid, Jesus is worth imitating. Si Jesus Christ, kung may gagayahin ka rin lang, when it comes to victory, when it comes to success, when it comes to humanity, when it comes to purity, when it comes, mga kapatid, sa pagiging ordinary and extraordinary, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung pag-uusapan natin sa buong buwan ng Pebrero. Sa buong buwan ng Pebrero. By the way, next week, mga kapatid, ngayon po ang pag-uusapan natin, may kinalaman sa pagsisimula. Next week, mga kapatid, ang pag-uusapan naman natin, how to fall in love like Jesus. Paano ba magmahal ang isang Jesus? Kapag siya ay matindi yung tibok ng kanyang puso, pag nagmahal siya, eto maganda, mga kapatid, kailangan pag nagmahal ka, katulad ka ni Jesus. Pag yung tinamaan ka ng pag-ibig, pag pumapag-ibig ka, dapat katulad ni Kristo. Kasi kapag hindi katulad niya, sasabit ka lang. Marami nang sumabit dyan, mga kapatid, at marami nang nasira dyan, marami nang nagsayang ng taon, nagsayang ng buwan, nagsayang ng linggo, nagsayang ng araw, oras, minuto, segundo. Then nagkamali siya ng pag-ibig, nagkamali siya ng pagmamahal nung panahon na siya ay man-love. So next week, how to fall in love like Jesus. Paano ka ma-inlove ng katulad niya? Paano sa mga susunod naman, paano ka masaktan katulad ni Jesus? The moment na nagkakaroon ka ng pain sa buhay mo, the moment na ni-reject ka, the moment na nasasaktan ka, paano ka pa rin maging katulad niya? Nang sa gayon, yung panahon ng pagka-inlove mo, panahon ng pain mo, ay tiyak victory pa rin ang dulo. Kasi kinaya mo siya eh. Naglagay na siya ng pattern sa atin.
Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin sa buong buwan na ito ng February. This is really exciting. Sabihin mga po natin, exciting. Talaga mga kapatid, the Lord will really move in our midst sa series po natin na ito. So tayo po ay tatako ngayon dito sa ating unang topic. Alam niyo po ba na isang crucial na katangian na meron si Jesus na hindi pwedeng hindi natin magaya sa Kanya ay ito po mga kapatid. He makes things happen. Kung meron ka mang gagayahin sa Panginoong Jesucristo, ito po mga kapatid, He makes things happen. Hindi lang sa puro simula. Hindi sa naging membro lamang ng intro voice. Puro intro, puro simula. Nangyari na po ba yan sa inyo mga kapatid? Mag-gym ka puro hanggang January? Mag-exercise ka mga tatlong linggo? Tapos kapag nasaktan ka, hihinto ka na. Nanawaan po natin mga kapatid, hindi ganun ang Panginoong Jesucristo. Siya ay tumatapos. Siya ay finisher. Say it with me, finisher. He makes things happen. Kapag nagkaroon siya ng pangitain, mga kapatid, sisimulan niya, tatapusin niya ito, aayusin niya. Kaya kung meron man tayong dapat matutunan ngayon, ngayong taon na ito, mga kapatid, paano mo tatapusin yung goal mo na yan? Paano mo tatapusin yung relationship goal na yan? Paano mangyayari yan? Paano, mga kapatid, mangyayari yung financial goal mo? Yung career goal mo, mga kapatid, yung spiritual goal mo, paano mangyayari ito? Make things happen. So don't just wait things happen. May kasabihan nga po, don't just make things happen. Rather, don't just wait things happen. Huwag ka pala maghihintay lang ng mga bagay na mangyari. Rather, make things happen. Huwag maghintay, gawin mo, kapatid. Marami kasi nangyayari, hihintayin ko yung buenas ko. Anong buenas, kapatid? Ngayon ang buenas mo. Simulan mo na yan kasi baka wala ng bukas. Don't just wait things happen. Rather, make things happen. But the question is, how to make things happen? Sino po ba sa inyo may goal dito at may pangarap? Magsabi nga po na malakas na amen. Amen. Paano ko magagawin itong goal na ito? Paano ko siya tatapusin? How can I make this happen? Paano mangyayari itong vision na ito into reality? Paano ko pangyayariin ito? So isa sa importanteng sangkap ng pagtatapos ay ang pag-uumpisa. Uulitin ko po. Isang importanteng sangkap ng pagtatapos ay ang pag-uumpisa. Ang modernong tawag po dito sa negosyo, lalo na sa corporate world at sa business, ay startup. Say it with me, startup. Ito po ay start-up. Ito po yung pagsisimula. Kasi wala pong magtatapos kung hindi ka magsisimula. There's no such thing as ending if there is no beginning. Wala po mga kapatid na graduation kapag walang enrollment. So importante po ang simula because 1,000 miles of journey begins with one step. Bago ka makarami, kinakailangan magsimula ka muna. Kaya crucial po ang pagsisimula. Paano mga kapatid? Ito ang definition. Bigyan ko po kayo ng ilang definition ng startup. A startup is a company that is in the first stage of its operation. Nasa first stage na po siya ng operation, hindi preparation. Magkaiba po yun. Okay? Hindi siya sa first stage ng preparation, kundi nasa first stage na siya ng operation. Okay, kumbaga hindi ka na nagpe-pray na ito, atake na ito. Okay, isa pa po mga kapatid, it is the act of starting and setting something in motion, such as a business venture. Kapag nagsisimula ka, nagsiset up ka na, nagumalaw na, kumilos na, gumulong na, yung negosyo niyan, yung pangarap niya yan, ang tawag doon ay start-up. Ang ibig sabihin pa rin po nito is bring into being. Bring into being. Now, tapos na po tayo mga kapatid sa ating prayer and fasting and I hope nag-pray ka at nag-fasting ka. Tapos ka na mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi ka na magpe-pray, pero talagang nakinig na tayo kay Lord. Tinanggal mo kapatid ang tawa, yung laman, na wala, ginuto mo yan eh, parang sa kayo mabusog yung spirito, yan ang sinabi natin na ibig sabihin ng fasting. Hihina yung laman, natakas yung spirit para mas marinig mo yung boses ng Panginoon. Yun ang tawag dun sa prayer. Yun ang epekto ng prayer and fasting. Ngayon, aatake ka na ngayon. Paano ngayon yung unang atake mo?
Yung unang atake mo, mga kapatid, napaka-importante nito. Katulad nung narinig ko noong nakaraan, meron po tayong mga kasama, meron tayong guest noong nakaraan. In fact, iba doon yung isa doon, member po natin. Yung sa Pilipinas Got Talent, okay, yung golden buzzer ba yun? Ibig sabihin, semifinals na agad. Si Robin Padilla. Tapos yung sa nocturnal, okay, na dancer. Tapos sabi ka nun, bakit? Tapos nag-comment tayo mga judges, sabi ka nun, sabi ni Vice Ganda nun, yung umpisa pa lang eh. Bigay mo na agad, yung baga papansin ka na agad sa mga tao, sa judges, umpisa pa lang. Kasi importante po yung umpisa. Hindi ka magtatapos kung wala kang maganda, wala kang maayos na umpisa. Hindi ka gagraduate, hindi ka naman nag-enroll. So ito pong startup na ito, ito po ang sikreto kung magpapatuloy at magtatagumpay ang isang business. So may mga pangarap po tayo sa buhay, ngunit ang mga pangarap na yan ay mananatili lamang na pangarap pag wala kang ginawa. So your dreams demand strategy. Say with me, strategy. So Jesus is in the business of saving people. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Christianity, na ang church din ay business. Umpisa pa lang, mga kapatid, Jesus is in the business of saving people. In fact, He is in the disciple-making business. Ito po ang business ng Panginoong Jesucristo at ito rin dapat ang business ng simbahan. So paano po nagsimula si Jesus para mapangyari ang kanyang pinapangarap? Paano nagsimula si Jesus para mapangyari ang kanyang pinapangarap? Yes, importante po ang prayer, importante ang devotion, importante po ang mga spiritual disciplines. But honestly, madami pong gumawa nito, yet unproductive pa rin ang buhay nila. Hindi ko po, mga kapatid, dinidiscredit ang pananalangin, ang pagdidevotion ng prayer and fasting, kaya nga yun yung unang ginawa natin. Kaya lang maraming gumawa nito, kasi yun lang ang ginawa nila, nag-fail sila. Why? Baka may message na sa kanila ang Panginoon, hindi pa ginawa. Ano problema, mga kapatid? Wala akong problema sa prayer at walang problema sa fasting. Ang problema po, mga kapatid, ay yung tamang strategy sa buhay or maybe hindi ginawa yung sinabi sa kanila ng Panginoon. So basic at parte na ng lifestyle ni Jesus ang prayer, but yung ginawa niya after niyang manalangin, yun po ang pinaka-crucial. Pagtapos niyang manalangin, pagtapos niyang mag-fasting, sa Matthew chapter 3, di ba ginawa niya po yun, mga kapatid? Matthew chapter 4, ginawa niya po yun, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo. But after noon, yun ang crucial. After natin manalangin, after natin mag-prayer and fasting, yun ang crucial. Atakihan na to. Aatake ka na ngayon. Now, paano nagsimula si Jesus para mapangyari ang kanyang pinapangarap? How to set up a successful startup. How to set up a successful startup. I want you to open your Bible with me this morning in Matthew chapter 9, verses 9 hanggang 13. Matthew chapter 9, verses 9 hanggang 13. Yan yung pong basahin ko po, mga kapatid, sa New International Version. Verse 9, as Jesus went on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. Verse 10, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Why? Sabi lang gano'n, bakit yung teacher ninyo, saka yung Jesus na yan, nakikikain sa mga makasalanan? Kumbaga, parang sasagutin sila ni Lord, why not? Hindi nila maintindihan yun. Verse 12, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come. Importante po ito, I have not come. Sabi nga po natin, not come. For I have not come to call the righteous, but sinners. Ngayon kapatid, kung righteous ka, disqualified ka na. Uulitin
ulitin ko kabalik. Ngayong umagang ito, kapag righteous ka, disqualified ka na sa purpose ni Jesus. But kapag ikaw, mga kapatid, ay makasalanan at hindi perfecto, qualified ka, ikaw ang dahilan kung bakit nandirito ang Panginoon. Come on. Kapag may gusto kang matapos, listen to this very carefully. Kapag may gusto kang matapos, simulan mo ng maayos. Kapag may gusto kang matapos, simulan mo ng maayos. Now, how to set up a successful startup? Paano magpapatuloy ito? At paano magtatagumpay ito? Lahat po nang ready na dito at excited, sumigaw na malakas na amen. Okay, number one, in verse 9. Sabi mo dito, as soon as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Kanya-kanya po kasing booth yan eh. Okay? Yung iba din yung booth ni ano, ni nila Peter, okay? Iba rin yung booth ni Matthew. Amen. Magkaiba yun. Magkatunog nga lang. Pareho po sila may booth. Yes. De booth yung isa. Okay. Booth, eto booth naman. Kanya-kanya, his tax collector's booth. Okay, ito yung trono niya. Okay, dahil ang unawaan ko yan, mga tope. Mamaya-maya, mga after 1 minute. Kakana na yan, mabilis. Okay? Sabi nga po natin, booth. Yan. Okay, at he's sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciples, Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay gagawa ng isang matindi at malaking revolusyon. At hindi niya kayang mag-isa ito. Even si Jose Rizal, hindi niya nagawang mag-isa ito. Hindi maiimprinta yung kanyang isinulat kapag wala siyang mga contact. Okay, kapag wala siyang ginawa, hindi siya nagsimula ng tama. So number one, mga kapatid, para magkaroon tayo na makapag-set up tayo ng successful startup, number one, start creating. Say with me, start creating. Magsimula ka na mag-create. Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang kine-create mo? Simulan mo na yon. Remember, Pastor, wala kang opportunity. Remember this, mga kapatid, that if opportunity doesn't knock, create a door. If opportunity doesn't knock, create a door. Kapag walang oportunidad na kumakatok, edi gumawa ka ng pintuan. Baka kaya walang kumakatok kasi wala namang pintuan. Walang kakatokan yung oportunidad. Kaya wag muna tayo maghintay ng tagumpay, maggumawa muna tayo ng paraan para pumasok at kumatok ang tagumpay. Okay? Marami kang pwedeng gawin, kapatid. Mag-aral ka. Pag nag-aral ka ng ganito, 3 months, 6 months, 4 years, 5 years, gumagawa ka na ng pintuan. Ihon mo yung skill mo, hasain mo yung skill mo. Yan yung mga pintuan na gagawin natin. Okay? Kasi baka walang kumakatok, wala na magkakatokan eh. Naalawahan po natin, create a door. Sabi mo sa katabi mo, create a door. Start creating. Gumawa ka, kapatid, ng hakantukan ng opportunity. Remember that Jesus is actively doing His purpose. Ano po ang purpose ni Jesus Christ dito sa, ano natin sa passage natin, to seek and to save the lost. Remember that passive people are failures, fruitless, futile. Ganun po yung mga passive na tao. Kaya lang ito si Jesus, hindi siya naghintay. Kaya sinabi po natin kanina sa introduction natin, don't just wait things happen. Rather, make things happen. Hindi naghintay ang Diyos na maligtas ang tao. Siya po, mga kapatid, ay bumaba dito sa lupa. The Word became flesh. Kaya importante po ito, mga kapatid, yung word na became. So target ni Jesus na bumuo ng team na mga kasama niya sa kanyang misyon. Target niya, bumuo siya ng team. So after he prayed, he chose his disciples. So eto, listen to this very carefully. Target niya magka-disciple, kaya gimawa siya ng disciples na. Eh gusto niya magka-disciple, hindi gumawa ka ng disciple. Gusto mong magkaroon ng kanin, hindi magsaing ka ng bigas.
Nanuhaan po natin yun, mga kapalit. Kaya ganito ang sinabi ni Jesus Christ. As Jesus was walking along, sabi dito sa Bible, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciples. Follow me and be my disciples. Kaya nga, nung gustong magka-jowa, kumanta siya, be my lady. Come to me and take my hand. Nakatawaan po natin sa si Jesus Christ, hindi niya gusto ng lady. Gusto niya ng disciple. So sinabi niya, follow me and be my disciple. Kung gusto mo nagkapera, pwede mo rin gabi ito, follow me and be my property, be my money. Kaya mong pasunurin ang resources, maniwala ka. Kung ano yung gusto mo, mga kapatid, yun makreate, yun ang kawin mo. Yung iba gusto makagraduate ng pag-aaral, puro mo lang basok. Ano yun? Gusto makagraduate ng pag-aaral, hindi libro binabasa, puro Facebook. Kung isala ko matitino. Dahil gusto niya magka-disciple, yun ang tinawag niya. Tanong kapatid, ano ba yung tinatawag mo ngayon? Disgrasya o pagbabalat? Ano yung kinikreate mo? Ano yung kinikreate? Depende yan sa... Susunod po natin dito. Depende sa mga pinupuntahan mo eh. Remember this, that you will never possess what you are unwilling to pursue. You will never ever possess what you are unwilling to pursue. So don't be a spectator. Be a creator. Say it with me, creator. Remember that you have the DNA of God. Ikaw ay may DNA ng Panginoon once na sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. He is a creator. So start creating your dream. Make steps that will lead you to your dream. Si Lord po ay kumilos para maabot ang goal niya. Siya ay kumilos. Ang kagandahan po, let me read to you in amplified version. Ganda nito. Sabi dito sa verse 9, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's office. And he said to him, be my disciple. Ang ibig sabihin po ng be my disciple, pinaliwanag ito ni ng amplified version. Sabi doon, side with my party and follow me. Sa akin ka na. Sabi niya, o tropa tayo. Sunod ka sa akin. Dito ka sa partido ko. Dati partido, puro kalokohan lang. Dito ka sa partido ko. Sabi niya gano'n, side with my party and follow me. And he rose and followed him. And he rose and followed him. Sabi ko po mga kapatid, make steps that will lead you to your dream. Kinos na. Now, three things that you should do in creation stage. Tatlong bagay po mga kapatid ang gagawin mo sa creation stage. Remember, tapos na si Jesus sa preparation stage. Tapos na siya. Nag-prayer and fasting na siya mga kapatid. Tapos na siya sa preparation stage. Kaya nga start up. Umpisa na ng operation ito. Tatlong bagay mga kapatid na ginawa niya after ng preparation stage. Number one, he walked. Ito po, malaking bagay ito. Tandaan natin sa start, sa pagsisimula natin mag-create. Number one, he walked. Sabi nga po natin, he walked. Walk. Siya po ay lumakad, lakad na. May gusto kang mabuo, lumakad ka. Kikilos ka, kapalit. He walked. Kaya nga, ito maganda. Kapag nag-iisip ka, paano ba ako magsisimula? How to create this dream? How to create my goal? How to make this happen? Kapatid, walk. Wala mangyayari pag hindi ka naglakad. Okay, maghahanap ka. Walk! Sabi mo sa katabi mo, walk! Hindi pwede na idle ka lang. Walk! Maghahanap ka talaga. Pangalawa, he saw. Naglakad siya, dumakad na. Pangalawa, mga kapatid, he saw, naghanap. Naglakad, naghanap. Pwede kasing maglakad, pero hindi naghahanap. Nanawaan po natin, pero mahirap maghanap na hindi naglalakad. Na hindi kumikilos. Kaya nga po dati, pag inuutusan kami, pakitignan nga yan. Tapos sasabihin agad namin, wala po eh. Pero kung hindi ka pa kumilos, wala na. Ang daming ganyan.
Hindi ko kaya, di mo ba ginagawa, hindi mo na kaya. Porket ba hindi nila nagawa, hindi mo na rin kaya, kaya hindi ka kumilos. Hindi porket hindi nila nagawa, hindi mo na magagawa. Kikilos ka kapatid, maghahanap ka, tiyak may mapapala ka, tignan mo. Come on, palamak natin ang Panginoon. Kasi minsan kaya nagiging passive tayo, kasi ginagawa natin pattern lamang yung ibang tao. Kasi hindi naman siya nakapagtapos, eh malamang hindi ko rin kaya. Kasi hindi naman naging matino ang buhay nila, kaya hindi rin magiging matino ang buhay ko. Pwede ba mga kapatid, tigil-tigilan na po natin yan. Hindi dapat natin pattern ng tao lamang mga kapatid. Ang ultimate logic natin, ang ultimate pattern natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi man nila kinaya, dahil kinaya ng Panginoon ka, kayanin mo, maniwala ka. He walked, he saw. Gusto mo magkatrabaho kapatid, labad na. Tapos maghanap ka. So, wala pa rin akong trabaho eh. Ang pinagkagagawa mo, dami yung nakakandahin ko eh. So, magkatrabaho, hanap mo, jowa. Paano yun? Trabahuin mo yung jowa mo. So, magkatrabaho, away ang gusto mo. Yun ang mahahanapin mo. Naanamahan po natin mga kapatid. Kaya nga sinabi ko, di ba, mga kapatid, kung ano yung gusto ni Jesus Christ mangyari, yun yung hinanap niya. Gusto mo ng pag-ibig, huwag ka maghanap ng away. Gusto mo mag-ayos mga kapatid, huwag kong sigawan ng sigawan. Kasi gusto mo maayos eh. Yung iba, gusto ganito mangyari, iba naman yung atake niya. Paano yun? Hindi mangyayari. So if you want mga kapatid to create something, tatlong bagay, na ginawa ni Lord, he walked, lumakad siya, he saw, naghanap siya, pangatlo, he talked, kumausap siya. Naglakad, naghanap, kumausap. He walked, he saw, he talked. Tatlong bagay po mga kapatid para masimulan mo yung pagkikreate. Yung pagbubuo. Lalakad ka na, maghahanap ka, okay, hahanap ka, at kakausap ka. Maybe may nagtatanong sa atin ngayon, Pastor, nakasulat na ako ng mga goals ko, ng dream ko. Ito na, Pastor, ito na gagawin mo. Okay, para makapag-create, start creating. You will never create, mga kapatid, pag hindi mo ginawa itong tatlong ito. Pag hindi mo ginawa, walk, so, talk. Ito po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Number two. Number one, ulitin ko mga kapatid, start creating. Number two. In verses 10 and 11, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, napansin niyo po mga kapatid, kanina tinawag niya si Matthew, be my disciple. Mamaya dito, came and ate with him and his disciples. May S na. Okay, kasi may mga ginawa na si Jesus Christ. Nang una, may mga tinawag na siya. Nandoon na sila Andrew, nandoon na sila Peter. Ito naman, inunti-unti niya na, nag-create na nga siya eh. Sige, panay ang lakad, panay ang hanap, panay ang usap, kumakausap ng mga tao. Pastor, wala akong ma-disciple eh. Hindi mo ginawa ito. Nakatawa po natin, hindi ka naglalakad, hindi ka humahanap, hindi ka kumakausap. Pag ginawa mo itong tatlong ito, mga kapatid, paniwala ka, may magagawa ka at may mangyayari. Pangalawa po, mga kapatid, pangalawa, if you want to set up a successful startup, number one, ano po yung number one natin? Start? Creating. Number two is start connecting. Say it with me, connecting. Amen. Dapat kumukonek ka. Productive people must learn the value of connection. Napaka-importante po yung connection. Jesus connected with the saints and He even connected with the sinners. Dalawa pong bagay. Okay, dun sa mga matitino na at dun sa mga makakasalanan pa. So Jesus connected with the worshipers and with the worldly. So both sides, mga kapatid, yung mga sumasamba at yung mga makamundo. Kaya sabi sa verse 10, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Many tax collectors. Did you notice, mga kapatid? Tingnan niyo po maigi. Tax collectors at sinners. Ulitin ko, ano pong sabi niya kanina? Ano pong purpose niya? He came to seek and to save the lost.
Dahil yun ang gusto niya, yung lost, mga kapatid, edi dun siya pumunta. Sa lost. Did you notice, mga kapatid? Palapit sa target si Jesus at hindi palayo. Kung ano yung target niya, yun ang nilalapitan niya. Tanong, recently, madami po tayong sinulat na goal natin. Marami tayong gusto mangyari sa negosyo, sa buhay natin, sa spiritual life natin. Tignan mo, kapatid, yung lakad mo. Palapit ka ba sa goal mo o palayo? Palapit pa ng papalapit sa goal yan o papalayo ng papalayo sa goal? Ulitin ko, kapatid, dapat palapit ka ng palapit sa target mo at hindi ka palayo ng palayo. Develop people skills. Connect with people. Kinakailan nagde-develop tayo ng people skills. Kailangan nagko-connect tayo sa tao. According mga kapatid to Ron Edmondson, sa kanya pong libro na 7 Intangible Seemingly Unproductive Actions, Valuable People in Leadership, isa po mga kapatid sa importanteng sinulat niya dyan ay yung word na networking. Say it with me, networking. Dapat open-minded ka dito, maniwala ka. So dito, networking. Sabi niya po mga kapatid that some of the greatest doors of opportunity as a church, sabi niya dito, have opened because of networking. Honestly, that is one thing that has made Twitter valuable in leadership. Quick connection with peers. The greater a leader's success is often directly related to the strength and size of their network. Nasa size ng network mo yan. Mga kapatid, yung negosyo mo, yung gusto mong mangyari, yung gusto mong mapangyari sa buhay mo, napaka-importante mga kapatid ng network. Sabihin po natin network. Network. Speaks about connection. Always remember this, that your success is always connected to people. Hindi ka pwede magtagumpay nang hindi ka marunong kumonect sa mga tao. Hindi po pwede yun. Kahit na top 1 pa mga kapatid sa bar exam ang isang abogado, pag wala siyang kliyente, wala pa rin ang pagiging abogado niya. Kahit na nag-top 1 mga kapatid sa board exam ang isang doktor, pag wala siyang pasyente, hindi siya magtatagumpay. Kahit na top 1 pa sa board exam ang isang teacher, pag wala siyang estudyante, there's no such thing as success and fulfillment. Your success is always connected to people. Now, meron kang dreams, meron kang gusto mangyari, gusto mo makapag-umpisa ng maayos. Kanino ka kumukonek? Sino na yung mga connection mo, kapatid? Remember that connection opened a door of opportunity for Jesus to be invited and heard Him teaching. Sino po ba mga kapatid ang naging reason bago nakarinig itong mga ito? Si Matthew. Nung tinawag niya si Matthew, tinawag niya na, disciple na rin. In-invite ni Matthew si Jesus sa bahay niya. Eh syempre, yung mga katropa niya makasalanan ang i-invite niya. Sabi ni Lord, bingo! Ayan yung target ko eh. Naanawaan po natin mga kapatid. Yung iba, bakit yung teacher ninyo nakikisano sa mga makasalanan? Bakit nakikisano sa mga kinaiinisan ng bayan? Bakit ganun? Isip-isip ni Jesus, eh, yan nga purpose ko. Tirahin nyo na ako. Ano na sabihin ninyo? Pero ito ang dahilan. Bakit ako po narito? Bakit ka mahihiya? Kung yan naman ang trabaho mo. Nakanuhaan po natin mga kapatid. So ang ginawa ni Lord, kumonek siya ng kumonek at yun ang naging dahilan kung bakit niya nagawa yung purpose niya. Ulitin ko mga kapatid, connection will open doors of opportunity in your life. So mingle with the people who can help you to create your dream. Believe me, connection matters. Sabi nga ba natin, connection matters. Hindi mo alam kapatid sa dream mo ngayon. Hindi mo alam, baka yung katabi mo na ang gagamitin ni Lord. Huwag mong mamaliitin yan. Naniwala ka. Wala naman ko silbi-silbi. Maybe, wala siya ng pera na hinahanap mo. Pero yung connection para mapunta doon sa kailangan mo, baka siya.
Kaya huwag mong mamalitin yung mga nakakasalumuha mong tao dahil wala siya doon. Baka siya ang maging koneksyon. Anyone can be used by God. Kaya nga yung pangatlo natin na point, napaka-importante nun, mga kapatid. Ulitin ko, mingle with the people who can help you to create your dreams. Believe me, connection matters. Dahil kailangan na may maligtas, tumikit si Lord sa mga taong makakatulong niya para maabot yung mga taong yun na ililigtas niya. Dinikita niya si John the Baptist, tumikit siya sa mga disciples niya. Of course, nakasalamuha siya sa mga target niya. Ito yung mga sinners. Learn how to relate to other people. People skills will help you to reach your goal. Ulitin ko mga kapatid, there is power in connection. Say it with me, connection. Successful people are connected people. Example mga kapatid, yung mga gadgets, yung mga appliances. No matter mga kapatid, kahit na gaano kaganda at kamahal yan, yung gadget na yan, kahit na iPhone 10 yan, Note 8, kahit na ano pa yan mga kapatid, unless connected yan, kung hindi connected yan sa electricity o sa power, hindi magtatagumpay yan. Maganda. Ang tao mga kapatid, dinisenyo siya for connection. Ang tao dinisenyo mga kapatid for connection, for relationship. No man is an island, hindi talaga kayang mabuhay ng isang tao. Importante ang connection. Kaya nga ang church mga kapatid, it is a connection ito of God's children. Hindi pwede mag-isa ka lang tawag sa iyo church. Walang ganon. Ang ibig sabihin ng church assembly, inassemble ng mga mananampalataya. I am a church. You are not a church. You are a believer. Pag kapag dumikit ka na dyan sa katabi mo, nagsama na kayong dalawa, kayong tatlo, kayong apat, kayong lima, church na yun. Nakanawa ko natin, importante ang connection. So you will never become a victorious believer. Maniwala ka, hindi ka magiging matagumpay na mananampalataya hanggat hindi ka connected sa mga mananampalataya. Kapag puro ka, alam mo yun, yung fellow goat, wala mangyayari. Dapat may fellowship ka rin. Pag puro fellow goat, marami yan sa office mo, sa ibang mga lugar, sa campuses, maraming mga goats dyan. Pero kapag puro goat ang kasama mo, maniwala ka kapatid. Kambing ang buhay mo yan. Sabi nga mo natin, fellowship. Kaya importante po itong fellowship na ito. Importante ito. Kung meron mang pinakamatinding networking na grupo, dapat ang church. Then tinuruan tayo ng Panginoon how to network. Time will come, yung mga tao hindi marunong mag-network, yung mga tao hindi na mag-work balang araw. Hindi magpapatuloy ang work mo kapag wala kang network. Papagsak ang buhay mo, papagsak ang kumpanya mo, papagsak ang lahat sa buhay mo kapag hindi ka marunong mag-network. Ulitin ko kapatid, sayang ang gadget kapag hindi mo ito kinonek. Kahit na gaano ka kapogi at gaano ka kaganda, pag hindi ka marunong kumonek, hindi ka magiging powerful. Eh pastor, eh sa sobrang ganda ko, eh di pupunta sila sa akin. Sige, hindi ka marunong kumonek, lalayas din yan. Kahit na gaano ka kaganda at gaano ka kapogi, pag hindi ka marunong ng people skill, wala mangyayari. This is the principle. Productivity starts with connectivity. Productivity starts with connectivity. Importante kumukonek ka. Gusto mo makapag-aral ng maayos, connect ka kapatid sa mga klase mo, connect ka kapatid sa teacher, kumonek ka. Connect. Start connecting. If you want to set up a successful startup, start creating and start connecting. Say it with me, start connecting. Productivity starts with connectivity. Importante mga kapatid, marunong kang kumunik sa mga tao. Now, figure out natin, ano yung gusto mong marating, ano yung gusto mong mangyari? Tanong, nagsisimula ka na ba? Rating. At nagsisimula ka na bang kumunik? Gusto mong makasulat ng libro, di mo alam kung paano, lakad na. Okay, tapos kakausap ka ng mga tao. Paano ginagawa ito? Anong gagawin ko? Pwede mo ba akong tulungan dito? Nanawaan po natin, o pwede kang umupo, makinig sa kanila, anong gagawin ko? Start connecting! Mga kapatid, magsasayang tayo ng oras ng panahon kapag hindi natin ginawa ito. Ang mga pangarap natin ay magiging bangungot lamang.
pag di natin ginawan. Pangatlo at panghuli, na napaka-importante sa lahat. Okay, verses 12 hanggang 13. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners." If you want to set up a successful startup, ano po yung number one? Start creating. Number two? And then number three, start caring. Say it with me, caring. Importante pala yung caring. Why? Remember that Jesus cares. Do you believe that Jesus cares? May pakialam sa'yo si Lord. He cares for those who have broken relationship with God. He cares for the spiritually sick people. He cares for the spiritually dead people. Sabi dito ni Lord, on hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Yung mga may sakit, sabi niya ganito, "But go on and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners." Remember that caring people are productive people. Ito mga marunong mag-care, yun lang mga kapatid na nagiging successful. Sabi po ni John Wooden, isang business consultant, sabi niya, "I worry that business leaders are more interested in material gain than they are in having the patience to build up a strong organization. And a strong organization starts with caring for their people." Takang negosyo kapag hindi ka marunong umalaga ng tao mo. There's no such thing as ministry if there is no minister. Walang produkto kapag wala yung maker na yon, yung gumagawa na tao. Kaya kapag malupit ka sa tao, mga kapatid, magiging malupit sa iyo ang negosyo. Pwedeng okay yan sa una, but at the end of the day, disaster ang mangyayari. Start caring. Importante po, mga kapatid, ang caring. Why? Because when you stop caring, you might stop producing. Again, when you start caring, you might stop producing. Caring, remember that caring is the antidote of apathy. Ang ibig sabihin kasi ng apathy, lack of concern, lack of interest, laziness, boredom. Kapag wala ka ng care, malalaman mo kapag tinatamad na ang isang tao, wala ng care yan. Kapag tinatamad na siya, naboboring na siya, wala na yung interest niya, wala na yung concern, wala na rin yung care. Again, when you stop caring, you might stop producing. You might stop producing sa trabaho mo, sa ministry mo, sa relationship mo, kasi wala nang care. Napansin niyo mga kapatid? Remember this very... Ganyan po maigit ito mga kapatid. Napaka-importante nito. Things that you don't care, you might lose. Things that you don't care, you might lose. Subukan mo huwag ka na mag-care sa gadget mong yan. Mawawala yan. Kung hindi mawawala, masisira. Things that you don't care, you might lose. Properties, pets, at yung alaga mo, mawawala yan. Pag nawala na yung care, hindi mawawala, mamatay. Things that you don't care, you might lose. Gadgets, properties, pets, people, dream. Pwedeng mawala yung mga pangarap na yan, yung mga bagay na meron tayo ngayon. When you stop caring, kasi kung ikaw yung bagay, yung tao, o inalalagaan, what would you feel when you hear these words? Ano mararamdaman mo? Sige kapatid, kapag napakinggan mo ito ha, minsan alam mo, narinig ko ito sa isang tao, pero hindi ko na makalimutan hanggang ngayon. Sinabi niya ganun, "I can promise to fix all your problems." Di ako nangangako na mariresolve ako lahat ng problema mo. "But I can promise that you won't face them alone." Hindi ko may papangako na matutulungan kita sa lahat ng problema mo. Pero ang mapapangako ko, hindi mo haharapin na mag-isa ang mga problema mo. Dahil nandito ako na nag-care sa'yo. Na ano ma, what would you feel? Tama! Huwag ka na magsinungaling. Hindi mo naman talaga ako kayang tulungan sa lahat ng bagay. Pero maramdaman ko may nag-care sa'kin. May nananalangin sa'kin. Merong kayang umunawa sa'kin. Pambihira. Gasolina sa'kin yun para umandar ako. Ang malaman mo, mga kapatid, na importante ka sa isang tao, ang malaman mo may nananalangin sa'yo at may nagmamahal sa'yo,
Yun ang dahilan bakit magpapatuloy. Kaya importante ang pagki-care. At yan mga kapatid, caring na yan. Yan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Wanan ka man ng mga tao, di man mag-care ang mga tao, sabi ni Lord. Hindi ang mga righteous ang pinagpunan ako dito, kundi ang mga sinners na katulad nyo. Sabi ni Lord, I care for you. Sabi ng Panginoon. Come on, palapakan natin ng Panginoon. Always remember that people don't care how much you know until they know how much you care. Ano mang bagay na meron ka ngayon, mga kapatid, start caring. Mag-care ka, alagaan mo yung mga bagay na yan. Alagaan mo. Dati po ako, kapag may gusto kong palitan, hindi na ako nag-care. Pag may gusto kong mapalitan intentionally, sisirain ko yan, hayaan kong bato-bato na lang yan. Para pag nasira, mapipilitan akong palitan. Katulad sa mga gadgets. Kaya sinasadya ko po yan para mamaya pangit ng tignan. Pag pangit ng tignan, papalitan ko na siya. Kasi hanggang maganda pa yan, bakit ko papalitan? Nanawaan po natin. So wag mong papangitin para wag mong palitan. Bigyan kita ng example. Ngayon po taon na ito, matindi yung pag-iipon na gagawin ko. May mga goal akong gusto maabot, meron akong goal na ganito, meron akong goal na ganyan. Okay? Kahapon po, nung mga nakaraang araw, naghahanap ako nung Note 8 saka iPhone 10. Kasi gustong-gusto ko talaga siya. Gustong-gusto ko talaga siya. Kaya alam, may goal ako. Nakita ko ang presyo nung isa, 49,000. Yung isa naman, 68,000. Pambihira, Lord. Alam mo yung, gaganyan na, okay, magkakutang-kutang na. Minsan, ganun tayo, eh, no, laman na naman. Tapos, nambambayan, lalito, lanon, saan napunta? Sa kalokohan. Sa emosyon. Alam niyo po ang nangyari, mga kapatid? Biglang, oh, goal, 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 goal. Mas nag-ibabaw yung goal. Ginawa niya, mga kapatid, sabi ko, aalagaan ko, ginawa ko, pinunasan ko itong cellphone ko luma. Maganda pala eh. Buti na lang binalot ko siya. Pagtanggal ko ng balot, parang bago. Ay sabi ko, ba't ito papalitan? Ang ganda pa. Nalawaan po natin, mga kapatid, kasi kapag pinapangit mo, kapag pinabayaan mo, you may lose it. Gusto mo, mga kapatid, mapangalagaan at mapanatili sa'yo ang isang bagay? Care for it. Start caring. Start caring. Alagaan mo ang isang bagay. Nanawaan po natin, mga kapatid, kapag nag-care ka sa isang bagay, hindi mo mawawala yan. Kahit kaibigan mo, mga kapatid, huwag ka na mag-care. You may lose him. You may lose them. Mawawala mo ang isang bagay na wala ka ng care. Ganon din po sa kumpanya. Ganon din po, mga kapatid, sa trabaho natin. Ganon din sa relationship natin. Ganon din sa pananampalataya natin. Ganon din sa pera natin. Kapag hindi ka na nag-care dyan, hindi mo na inalagaan pati pangarap mo balang araw, unti-unti na mawawala yan. Kaya nga, importante, pinapakain mo pa ba yan yung mga istang yan? Pinapakain mo pa ba yan yung mga manok mo? Pinapakain mo pa ba yan yung baboy na yan, yung asong yan? Mamaya dyan, kapag di ka na nagkikare, kung hindi mamatay yan, i-dispatcha mo na yan. Bakit hindi ka na nagkikare? So dapat huwag mawala yung spirit of caring sa atin. Kapag mahal mo ang isang bagay, para hindi ka masuya, care. Sabi nga po ni tatin, care. Ganun din sa ministry, papakainin. Kaya nga po every month, alam niyo po, lagi yung Lord kinukonvict lagi ako, prepare a special word, a special na food para sa mga tao. If you want to care for them, mag-ayos ka ng isip mo, mag-ayos ka ng buhay mo. Bilang isang pastor, kapag hindi ka na nagmamahal sa mga tao, sirain mo buhay mo. Huwag ka nang mag-aral, huwag ka nang mag-grow. Nang sagay, huwag na silang pakainin ng masarap, huwag mong pakainin ng tama. If you really love people, mga kapatid, start caring. Sarili mo, sa ibang tao, sa mga bagay, mga kapatid. Yung inaalagaan mo, mga nganak yan, mga kapatid. Magiging mahalaga yan. Tataas ang value. Aayos yan. Kapag may care, mga kapatid, may victory na kasunod yan. Come on, palapakan natin ang Panginoon. How to set up a successful startup? First, mga kapatid, start? Creating. Second, start? Connecting. And then third, start? Caring, mga kapatid. Always remember this, that successful people create, successful people connect, and successful people care. This is how to set up a successful startup. Again, start creating. Hanap, lakad, kausap. Hanap, lakad, kausap.
Pangalawa, kukonek ka na sa kanila. Yun, yung kausap na yun. Yung pupuntahan mo yung mga tao and then start caring. Pangalagaan mo kapatid yung pangarap na yan para hindi mawala. Para hindi ka tamarin. Alagaan mo. Huwag lang isang beses sinulat. Re-review yan. Isulat ulit. Isulat ulit. Tignan ulit. I-review ulit. Para nang sagay nagkikare ka pa rin. Doon sa bagay na linisin mo ulit. I-polish mo yung dream na yan. I-polish mo yung mga ginagawa mo. Start caring. Para hindi mo agad dinidispatcha. Yung mga bagay na wala na, didispatcha mo na yan. Naniwala ako kapatid. Ngayon taon na ito, ito ang taon ng pagsisimula natin ng tama. Amen po ba? At naniniwala ko, hindi po ako nagbibiro mga kapatid, yung sinabi ko one time, ito pong last year na naginip ako, sabi ko gano'n, ang tindi ng mga gold na bumabagsak sa Amazing Hope. Sabi ko gano'n, wala akong silver na nakita, alam ko may silver eh. Dati na naginip ako, puro kulay green, ang pira, dumami yung dollar eh. Dami bilis ng Panginoon, ngayon naman mga kapatid, sabi sa akin ng Panginoon, matinding prosperity ang mangyayari sa Amazing Hope. Pagpapalain ng Panginoon ng mga tao, teach them. Teach them na huwag maging makasarili. Kaya nga, binabasag tayo ng Panginoon paano magbigay, paano mag-first fruits, paano ginagawa. Pagpasag na yan, wala nang greediness yan. Kasi broken na siya, handa mo na siya buhin. Kasi wala na yung mga bagay na inaasahan niya, wala na siya sa sarili niya, ako na magpupuno sa kanya. Believe me mga kapatid, this year is the year of prosperity for everyone. Maniwala ka, nagsisimula na si Lord sa buhay natin. Kapapalakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon.